Pasalamat si President-elect Rodrigo Duterte sa mga taga-suporte niya sa Visayas sa isang Thanksgiving party sa Cebu kagabi. Narito report ni Ian Cruz. Mag-alas 8 kagabi nang dumating sa Cebu Country Club si President-elect Rodrigo Duterte. Ang running mate niya noong eleksyon na si Senator Alan Peter Cayetano ang nagpakilala kay Duterte sa kanyang talumpati. Kabilang sa pinasalamatan niya ang Bisaya na PUD, isang samahang lubos daw na sumuporta sa kanya noong panahon ng kampanya. Kabilang din sa binanggit niya ang negosyanteng si Michael Dino na magiging presidential assistant for Visayas. Binanggit muli ni Duterte ang kanyang laban kontra krimen, droga at korupsyon at inilahad ang ilang plano kapag naupo sa Malacanang. I have now to protect an entity called the Republic of the Philippines. I have to protect everybody and see to it that our children are protected for tomorrow's duty. That's what. Bago ang President-elect, nagsalita rin sa pagtitipo ng kanyang anak na si Sebastian Baste Duterte. Nagpasalamat din si Baste sa lahat ng sumuporta sa ama. Especially to my contemporaries, kanyang mga youth ba. Pagkuhaan man good, when it comes to our responsibility ba as Filipinos, pag muuna man good ang kwarta sa tuotok, kunya munaog sa tong kasing-kasing, pildi yun ta. Game na nakipag-picture taking pa si Duterte sa mga naroon sa loob ng country club. Paglabas sa pagtitipon mag-aalas 10 kagabi, hinarap ni Duterte ang mga Cebuanong nag-aabang sa entrada kasama na ang mga miyembro ng media. Nais daw niyang pasalamatan ng lahat at nagkaroon ng Bisayang presidente. Humingi rin siya ng pasensya dahil kontrolado na raw ang kanyang mga kilos dahil sa ipinatutupad na protocol ng PSG. Mula sa Cebu Country Club, isang pagtitipon pa ang diniluhan ni Duterte sa lungsod naman ng Mandaue. Mula sa Cebu City, Ian Cruz, GMA News.